Nahaharap sa kaso ang isang lalaki matapos umano niyang patayin ang kanyang kinakasama. Depensa ng suspect, namatay ang biktima habang natutulog. Pero iba ang lumabas sa autopsy. Balita natin ni Cecil Villarosa. Todo hinagpis ang mga magulang ng 24 anyos na call center agent na si Kia Tongol. Linggo nang mabalitaan nila ang pagkamatay ng biktima sa loob ng bahay ng kanyang kinakasama sa Makati City. Suspect sa kanyang pagkamatay ang mismong kinakasama na si Florentino Ordinario III. Kwento ng ina ng biktima na si Aling Elvira, hindi sila kumbensido sa paliwanag ng live-in partner ng anak na namatay ito habang himbing sa pagtulog. Kaya nagpasya silang ipa-autopsy ang mga labi ni Kia. Sa death certificate ng biktima, nakasaad na asphyxia by strangulation ang kanyang ikinamatay batay sa autopsy ng SOCO. Ibig sabihin, maaaring siya ay namatay sa sakal o kaya ay tinakpan ng unan sa bibig. Sabi ko, anong ginawa niyo sa anak ko? Walang umaamin. Pagising daw nila, ganun na lang daw yung anak ko. Mayroon bang ganun? Pagising mo, namatay yung anak ko sa kandungan mo? Galit ang nararamdaman ni Aling Elvira, lalo pat nalaman niya sa mga katrabaho ng anak na sinasaktan ito ng kinakasama, kaya madalas mag-long sleeve sa pagpasok para matakpan daw ang mga pasa. Lumabas din sa autopsy na 36 na oras nang patay si Kia nang masuri ng SOCO ang mga labi nito noong Linggo ng umaga. Durog yung puso ko, sir, dahil siyempre anak ko yun. Ang hirap talaga, ang hirap. Na wala na nga akong luhang iluluha mula nung Sunday po. Hindi rin ako nakakakain. Ang sa akin lang, yung katarungan ng anak ko, mabigyan ng katarungan. Managot ang dapat managot. Kahapon, agad din naaresto ang suspect na itinanggi ang krimen. Hindi ko po ginawa 36 hours. Pinakain ko pa po siya ng alas 9 ng gabi noon. Nanindigan din ang suspect na nagising na lang siya na wala ng buhay ang kinakasama. Nakatulugan ko din po kasi isang linggo ko na pong inaalagaan din siya. Kasi yung anak ko namin din, kaliwat kanan, eh nakatulog na din po ako mga ganong oras. Pagising ko, wala na siya. Ang tiyahin ng suspect na si Perlita Ordinario, sinabing nakita pa ng buhay si Kia noong gabi ng Sabado. Wala rin daw silang nadinig na nag-away o nagtalo ang dalawa. Pero Saturday talaga, Saturday night, buhay na buhay si Kia. Naglalakad pa talaga kasama yung anak niya. Naglaro pa sila sa labas ng ano. Knowing may pamangkin, takot ho yan. Kahit ganyang kalaki katawan yun, duwag yan. Hindi ako gagawa ng ganito. Pero giit ng pulisya, sapat na ang mga nakalap nilang ebidensya para arestuhin at kasuhan ng murder ang suspect. Doon sa statement ng ating mga investigador, yung SOCO at saka yung sa family. At apparently, lumalabas na parang doon sa ordinary impression ng ordinary person na nakita ay hindi yung bangkay ay hindi namatay, hindi kamamatay lang. Kumbaga medyo meron ng amoy at lumaki na, lumobo na yung tiyan ng biktima nung nai-report sa amin. Iimbestigahan din ng pulisya mga kaanak ng suspect kung pinagtakpan nila ang pagkamatay ng biktima. Cecil Villarosa, GMA News.